Hi mga ka-farm. At ayun, natapos na yata ang correction ni Miss Market. Nag-green na siya kanina. Mukhang nag-hold na yung MA20 at DB15 ng ating box. Tingnan natin ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura niya. Pakihanap lang po dyan sa ating tutorial, playlist, and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tinatransfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin yung ating index. Malakas yung galaw niya kanina. Tignan natin kung tapos na yung correction ni Miss Market. So, ang sabi natin kahapon, dapat mag-hold itong DB50, itong Darbus Box 50 natin, itong gitna ng Darbus Box, and yung MA20. So, mukhang nagawa niya naman yan. At kanina, tumaas yung kanyang price. So, nag-gap up siya, and then tumaas na din yung kanyang candle. So, ang in-expect natin dito, mag-consolidate lang siya dito above DB50. So, dito sa taas nitong Darbus Box natin. Kahit unti-unti, okay lang to guys. And then, before siya mag-breakout sa 7,000 level. So, yun yung in-expect natin. Kung ganyan, ang magiging strategy natin sa mga trades, nag-range itong si Miss Market, pwede pa din tayo maghanap ng bounces kasi may mga stocks na bumaba during this period. So, hanapin pa din natin yung mga bounces nito. And, mag-range trade din tayo. Pwede tayo maghanap ng mga range trade dito. Pag ganito yung gagalaw ni Miss Market, mag-range din siya dito sa taas ng DB50. And, market leaders pa din. Kailangan pa din natin yung mga market leaders natin. So, yun guys. Ang ganda ng candle ni Miss Market. Check na natin yung mga nag-breakout natin kanina. Dalawa sila, si ASX tsaka si TBGI. Check natin sa ASX. So yan, ganda ng breakout ni ASX. Tumama na pala siya dun sa TP area natin guys. Oh. So kung nakapag-take profit ka dito, so maganda yan. Saktong-sakto sa ano natin, sa ating TP area. Kung nag-take profit ka dyan, may na-save kang 2%. So, check natin to, si ASX. Breakout level natin kay ASX. 19.30, bibili tayo after yung mag-breakout. 19.32. Possible TP natin. Dito natin nakuha. So, may gap dyan. And, itong ginalim itong candle na to. So, dito gap din. Diyan natin siya nakuha. Possible TP natin is 21.00. Possible gain, 8.21%. So, cut loss natin kay ASX. Mababago na to. Kasi medyo mataas yung ginalaw ni ASX. Ang magiging reference natin dito is yung kanyang current price, 20.40. 20.40 ASX. So, magiging stop natin dito is 19.70 or 19.80. Nilalagyan natin siya ng stop. For example, dito kay ASX, kung nakapagbenta ka ng kalahati dito sa ating possible TP na 21.00, nakapag-save ka na ng 2%. Kasi 2% yung baba nito eh. And, kung sakali, bababa pa itong price niya, another 4% bukas, makakasave ka pa uli.
So ito, masisave mo pa tong area dito. Yung ating stop dito kay Ace X. 19.84% stop natin. So sinisettle din natin yan para ready na tayo bukas. Kunyari may magbentahan dito ng mabilis, alam na natin kung saan tayo pwedeng mag sell. So ilang pa inasave mo dito guys? Mga 2% pa. Kung meron kang 8% kahapon, tapos 2% pa nung natira sa'yo. Kung sakasakaling may stop ka. Pero kung magdire-direcho to, mas maganda. Volume niya kanina, above average. Ayan, very significant yung volume niya kanina. Tapos yung RSI niya, 68.80. Wala pa sa ating parabolic level. Next natin, na nag-breakout, si TBGI. Ganda din gano'n ni TBGI, kaso nga nang gumawa siya ng malaking wick. Ito yung ating plan kay TBGI. Breakout level natin, 0.4550. Bibili tayo after niya mag-breakout, 0.4560. Possible TP natin, hindi niya na-hit yan kanina. Pero dapat may stop ka na din dito. Kasi mataas din yung ginalaw niya. Binaba niya. So dito. So, nasave mo po itong area na to. Possible TP natin, 0.51. Saan natin nakuha yan? So dito, kung may box ka dyan, sa taas ng box. Possible gain, 11.22%. Cut loss natin, so 5% tinaas nito ni TBGI, kaya babaguhin natin to. Maghanap tayo ng ating trail stop. Pero dapat nakalabas ka na dito guys kanina. Malaki-laki kasi yung binaba niya from the peak, oh. Mga 5% pa. 47 ang ating current price. 45.55 or 45.50. So pagpasok lang sa loob ng box. So, kahit din natin baguhin pala to guys, kung hindi ka pa nagbenta dyan, kahit din natin baguhin tong cut loss natin na 0.4420. Kasi, isang option pa pag ganito, pagkapasok sa loob ng box, pwede na kayong mag-isip mag-sell kasi na-invalidate yung ating breakout. Hindi pala siya malakas. Yan yung ibig sabihin nun. So, volume niya kanina, above average, RSI niya, 64.66. Yan yung ating mga nag-breakout kanina. Congratulations sa mga kumita. Check lang natin yung ating top 5 picks para bukas, Wednesday, June 23, IRC. Andito pa din siya, pero nasa breakout level na siya. Inunti-unti niya yung breakout level natin. CLI, Ace N, Sun, tsaka si Dabin. Check natin si IRC. Yan guys, nag-breakout na siya kanina, kaso nga lang, bumalik siya dun sa loob ng box. So, andito pa uli siya sa ating top 5 picks ngayon. Pero maganda na yung chart ni IRC. Check lang natin yung dami ng trades. Medyo madami-dami na din. So, volume niya and value, okay na din. May net foreign buys pa. So, breakout level natin dito, yung current price niya, 1.47. So, medyo malakas tong resistance na yan. Pabalik-balik siya dyan. Hindi siya maka-breakout ha. So, buy tayo. After niya mag-breakout, 1.48. Possible TP natin. Dito natin nakuha, 1.69. Possible gain, 14.33%. Cut loss natin dito kay IRC, 1.43. Ito yung ating 4% cut loss. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 73.82. So, pasok na sa criteria natin to si IRC, kailangan niya na lang mag-breakout bukas with volume. Next natin, CLI.
So parang boss swing box gagamitin natin dito, guys. So criteria natin sa parang boss swing box, kailangan meron siyang big box. Ibig sabihin, galing siya sa mataas na pag-angat. And then bumaba na lang siya. So, para siyang nag-consolidate or nag-correction. And then gumagawa na uli siya ng bagong box. So gagawa din tayo ng small box natin. And then, isa pa sa criteria natin, receding na din yung volume niya. So, yung pababa na volume, makikita nyo naman, maliliit yung mga red candle niya na volume. Tapos yung RSI natin, sa criteria natin dito sa mga momentum stock na gumagawa ng Parambo Swing Box, pag mataas siya and bumaba, kunyari, nag-correction, hindi mo naman ganun kalaki yung kinorek niya, kailangan na mag-stay yung ating RSI between 60 to 70. So, kailangan na andyan lang siya, 60 to 70. Dito sa area na yan. So, tingnan natin to guys, kung masusulatan ko to. 60 to 70. Ito sa criteria natin sa Parambo Swing Box. Kung maliit lang yung binagsak niya. Pero kung medyo malaking binagsak niya, kailangan mag-stay siya or mag-bound siya sa above sa 40 tsaka sa 50 na area. Okay, yan yung isang criteria natin sa ating Parambo Swing Box. So gamit pa din natin yung ating RSI pag naggagawa tayo ng swing box natin. And plus na lang yung ano natin, yung mga AOTS, ganun. So yun yung plus. And then, ito nga, kailangan receding volume na din siya and maliliit lang yung volume nung red candle. Okay, yan yung ating Parambo Swing Box system. Hindi ko na i-elaborate dito. Meron tayong gagawing separate video niyan kung sakasakali. Breakout level natin dito. 3.84. Bibili tayo after niya mag-breakout. 3.85. Tapos meron din tayong momentum setup na hindi bumababa sa RSI 70 yung kanyang value. Ito. Yung RSI niya hindi bumababa dito sa 70 level. Meron din nun. Automatic, ang ating possible TP pag Parambo Swing Box system ginagamit natin, yung taas ng box. So, yung taas ng box natin. 4.45. Possible TP natin yan. Itong kay CLI, guys, may option din kayo dito kasi. So, ito pala si CLI. Oh. Makikita nyo CLI. Ito yung plan natin dati sa kanya. Tapos, nung tumama itong dividend niya na 123%, bumagsak siya dito sa ilalim. So, sana hindi kayo naiwan dito sa taas, ha? Walang naiwan sa atin dyan sa taas. Kaya importante din guys, alam niyo yung date ng dividend. Kung kailan lalabas. Para meron kayong option na lumabas or mag-stay. Tanggalin na natin yun. Okay. So ito makikita nyo, si CLI, pasok siya sa criteria ng ating swing. Kasi nag-stay siya above 60. Ayan, nag-stay ng above 60 yung kanyang RSI. So, yan yung mga gusto natin. Pag sa mga swing ito, nag-swing siya dito. Makikita nyo dito. Nag-stay siya above 60. Ayan, nasa 60 pa din siya. Alam po. Or bumaba siya ng konti. Pero, yun yung idea. Dapat nandyan sa area lang siya nyan. Kung malaki yung dip niya, mag-stay siya 40 and 50 level, ganun. Nasa gitna siya ng 40 and 50 level. Cut loss natin kay CLI, 3.85 tayo bibili. CLI, 3.85. Tingnan natin kung meron tayo. Ito. So,
So from 7 naging 3.85 na lang. 3.73 ang ating 4% cut loss. Yung 4% cut loss natin, yan yung maximum na inaalaw natin na matalo tayo sa isang trade. So yan yung ating limit. Pag tumama dyan, benta na kaagad. Ayun nga guys, yung volume niya, nagre-receive na. Below average yung volume niya kanina. RSI niya, 66.96. So, gusto mong natin mangyaring dito guys, pag nag-breakout siya dito sa box, mag-breakout na uli yung RSI niya sa 70. Mag-above 70 na uli yung RSI niya. So, yun yung idea. Kaya nasa gitna siya dapat ng 60 and 70 level. Okay guys, yan si CLI. Sana nakuha niyo yung concept ng Farm Boss Swing Box. Tingnan natin kung gagawa tayo ng bagong video dyan. Pero take note na lang yung mga sinabi ko kanina. Okay, ASN. Susunod natin. Si ASN, lumabas ako dito kahapon. Sayang. Pero okay lang kasi kailangan natin i-protect yung ating ano eh. Protect natin yung mga gains natin and yung capital. So nakabili ko dito kay ASN sa breakout dito sa malaking box na to. Then hinuhold ko siya kaso nga lang meron siyang move kahapon na medyo hindi ko nagustuhan eh. And yung index din natin medyo mataas yung red candle. Kala ko mag isang leg pa uli yung red candle niya. Kaya nagbenta ako nito tsaka yung Del M. Yung Del M binenta ko na din. So ito yung ating plan kay ASN. Breakout level natin is 8.50. Bibili tayo after niya mag breakout 8.51. Possible TP natin, dito natin kinuha, 9.41. Possible gain, 10.36%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 8.25, 4% cut loss. RSI niya, 67.78, volume niya kanina, below average. So, ito yung din yung tinitingnan natin sa mga RSI. Pag nag-break siya dito sa box na to, pwedeng mag-break din yung RSI natin sa 70. So, mag-above 70 na siya. So, magiging pasok sa criteria natin to. Kailan niya na mag-break out with volume. So, binabantayan ko pa din to si ASN. Baka bumili ko dito pag nag-break out yan. So, babantayan lang natin. Next natin, si Sun. Breakout level natin kay Sun, 1.81. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.82. So, ito pa yung isang mga binabantayan ko guys, si Sun. Ilan na ba yung trade niya? 53. Ito guys, itong mga mahihina pa din yung trades. Binabantayan din natin yan. Kasi hindi natin alam kung papalo na yung mga, or mapapansin na siya ng mga trader. Bibigay tayo example mamaya. Tapusin lang natin to. So, yung breakout level natin, bibili tayo after niya mag-breakout. 1.82, possible TP natin. Dito natin nakuha sa peak nito. 2.12, possible gain. 16.18%. Cut loss natin, 4% cut loss, 1.76. Volume niya kanina, below average, RSI niya, 65.69. So, isang example guys, si SLI. So, makikita niyo yan. Yung mga trade niya dito, nililiit. Maliliit lang yan. Binabantayan ko ito dati. Pero naliliitan talaga ako sa trades niya. So, ayan. Maliliit yung mga trades niya dyan. Tapos, nung pumalo, ayan. Malalaki na yung trades. 781 yung kanina. So, yung mga tinitingnan natin. So, babantayan lang naman natin kasi meron naman tayong triggers. Kaya, hindi tayo basta-basta nagbibili pag maliliit yung mga trades. Or yung mga volume. Okay? Now, next natin. Sino na ba? Si Sun. And last is si Dabin. Si Dabin. Maganda yung galaw ni Dabin kanina. Ilan percent gain niya? 8.50%.
Bantayan lang natin si Gavin. Medyo malaki na yung ginalaw niya kanina. Kaso nga lang, syempre kailangan babantay-bantayan pa din natin to. Si Ever kasi ganyan din, di ba? Pagka galaw, dire-diretso na. So, binabantayan natin yung mga ganyang mga stocks para pagka gumalaw man, tapos dumire-diretso, pagkakitaan natin. Okay. Breakout level natin dito. 3.24, bibili tayo after yung mag-breakout. 3.25. Ganito guys, ang safe na bili dito, kung ang gagalaw nitong si Dabin, so meron na siyang interest. May mga nagkaka-interest na ditong traders. So ito din, maliliit lang din yung trade nito dati. Itong mga area dito, maliliit lang yan. Ngayon lang nagpipick up. So kung gusto natin galaw dito para mas safe yung trade, mag-consume muna siya dito above DB50. Consume ng konti bago breakout. Pero bantayan natin kasi baka bigla din mag-breakout. Pero yun yung pinaka-safe. Dapat mag-consume muna siya ng konti dyan bago mag-breakout. Possible TP natin. May resistance dito. And then ito na yung ating possible TP, yung target TP natin. Possible gain natin dyan. Dito sa isang resistance niya, mga 4%. Tapos itong target TP natin or initial TP, 16.2%. 16.02% ang ating possible gain. Possible TP natin is 3.80. Cut loss natin dito, 3.25 tayo bibili. 3.25, 3.15, 4% cut loss. Yung ating treatment calculator guys, madami naghahanap uli dun sa ating mga chat, sa mga comment section. Meron tayong ano nito, meron tayong tutorial, hanapin nyo lang sa ating tutorial playlist. So, ito yung ating 4% cut loss. 3.15. Volume niya kanina. So, itong volume niya nga, oh. Hindi naman ganun ka-significant, pero above average siya din. Ito, oh, significant volume niya. Medyo mataas. RSI niya, 62.92. So, babantayan natin si Dabin. So, mga iba pang FYIO stock, si B. So, ito, Farm Boss Swing Box tayo dito. Makikita niyo yung kanyang big box. AOTS pa din naman siya. So, uptrend pa din tayo dito kay B. Small box. Actually, pwedeng ano guys, itong body ang gamitin natin kasi dalawang beses yung tinamaan niya, no? And then, hindi niya ma-break. Tapos, nagre-recede na din yung volume. Makikita natin dito. Malalaki yung volume ng red candle niya. Pero ngayon, itong box na to, nagre-recede na uli. Tapos, RSI niya, makikita natin. Tingnan natin RSI, guys. Ha? So, 55. So, gusto natin dito, mag-breakout siya dun sa 70 uli pag nag-breakout yan. Or yung breakout niya above in between ng 60 tsaka 70. Ayan. 60 and 70 ang breakout niya. Ayan. Okay. So, sana pumasok siya dyan. Kung mag-breakout siya dito sa box na to, pumasok siya dyan sa loob nitong ating binabantayan na area and eventually mag-breakout dun sa 70 level ng ating RSI. Okay? Yan isang binabantayan natin. GSMI din. So, ito yung mga all-time high stocks. All-time high yan, guys. Makikita nyo. Andun siya sa kanyang all-time high ngayon, 95. Tingnan natin kung may lakas pa to si GSMI. Sino pa ba? Si PES.
So, tinitingnan natin doon si Pez. Nauntog siya dito sa taas ng box. Tingnan din natin kung ano siya, all-time high na din. So, hindi pa. So, medyo malapit-lapit na din pala. So, meron tayong malapit na resistance dito, and then diretso na siya pag na basag niyan. Pero ito yung pinaka-immediate eh. So 2% pa diyan. So gusto natin mangyari kay Pez, kung magdedire-diretso to, ganun uli. Mag-consolidate siya dito sa taas ng DB50 bago siya mag-breakout. Yun yung kasi yung pinaka-safe eh. Parang madami nagbobodega dito sa DB50. And then, tsaka siya mag-breakout. Hindi kagaya nito. Ang bodega kasi nito, dito sa ilalim, itong mga nandito na. So, medyo nakakakabayan. Pero, ganun talaga. Kung mag-breakout siya, bibili pa din ako. Kasi, yun yung system natin. Yun yung mga na-test na nating system eh. So, trust lang natin yung system natin. Pero, ito yung pinaka-ideal na gawin niya. So, may mga mag-bodega dito sa above DB50 bago siya mag-breakout. So ito, hindi ka naman matatakot bumili sa breakout nito dito sa taas ng box. Ibig sabihin, malakas din siya kung nag-breakout yan. Kahit hindi siya mag-console dito, kung nag-breakout siya kaagad yan, ibig sabihin, malakas yan kasi major resistance na yan. Oh. Ilang beses niya ng tinesting. And meron naman tayong naka-setup na risk management. So kung nag-breakout siya dyan, bumalik sa loob ng box, benta ka na lang kaagad kasi yun yung nasa system mo. Parang na-invalidate yung iyong breakout pag ganyan. Especially pag ganyan yung galawa kasi malaking candle na yan, malaki na yung tinaas niya. So, ang assumption natin dito, ito yung mga nakabodega dyan. So, pwede na sila mag-TP pag tumama dyan sa taas ng box kasi ito mga swing traders to. Usually, swing trade, nag-range trade sila. So, dyan ang bentahan. So, yun lang. Kailangan na mag-console muna siya dito para mas safe. Alam mong mas madaming madami na din naka-bodega dito sa DB50. Okay, sino pa ba? Si Lode, okay din. Yan, gumagalaw na si Lode. Gawin natin sa day. Naka main box ko dito, ito muna. Itong malapit lang. Body to body. And then, ito yung ating target TP. So, pwede ito. And, pwede din dito. Ayan, sa area na yan. So, kasi ito, makikita nyo itong ilalim na candle na to. Ilang beses yun na maaan yan, no? Nag-react yung mga price. 1.16, possible gain pa naman dyan. 11%. So, initial TP. Okay? Yan yung mga binabantayan natin. Mga FYIO stocks, tsaka yung ating top 5 picks para bukas. So, yan yung ating top 5 picks, guys. June 23, Wednesday. Quote na tayo, I can accept failure, but I can't accept not trying. So, sabi ni Michael Jordan. Ganun din, guys, ayun. Gaya nga sinabi ko sa inyo kanina, trust nyo lang yung inyong system. Kagaya nung kaninang sinabi ko kay Pez, kung hindi man mag-materialize yung sinasabi kong consume muna sa above DB50, kung mag-breakout siya agad, bibili pa din ako kasi yun yung system ko eh. Yun yung mga na-testing kong system. Merong mga ganun eh. Pagka malakas na talaga yung galaw niya, dire-diretso na siya. Lalo na pag na-breakout niya yung nag-breakout siya dun sa isang malakas na resistance. So, trust nyo na yung system nyo. So, accept nyo lang. Kung mag-fail, accept lang tayo and then move on to another trade. Pero kailangan, pag nag-fail tayo, sinusulat natin, gino-journal natin para meron tayong reference pag nag-study ulit tayo ng mga setup natin. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.